Morning mga kapatid. So, ang gagawin natin today ay papalitan natin yung luma nating litter box. At kasi nga nagkaroon ng lindol dito. Ewan ko, for some reason itong litter box namin ay nagkaroon ng cracking. At isa pang dahilan na nililipat namin to, gusto namin na one day tutuwid namin yung ano rito, yung ano garahe, para magkasya yung mga tatlong sasakyan dito sa ano namin, sa harapan, o at least itong dalawang sasakyan. So kaya isipan namin na tanggalin to, tatanggalin yan at maglalagay kami ng bago rito. Yan, yan ako sa para sa harapan yan, yan. Yan sa lugar na yan ay ilalagay namin yung bagong litter box. So itong buna nating litter box dito ay concrete. So ang naisipan namin ilagay rito ay, dali, papakita ko, ay itong stainless steel na ano na, stainless steel na litter box, ito ngayon yung ilalagay namin dito. Yan. So medyo mas malaki siya, meron siyang compartment o space sa para sa ano, para sa parcel. Halimbawa, yung mga delivery ka galing ng Amazon o something, yung maliliit na item, pwede na nilang iwanan dyan kahit kung nasa work ka. At may susi naman siya. Kung makita mo doon, mayroon siyang susi. So, pwedeng susian. So, yan ang kagandahan niya. So, okay siya for parcel delivery. Yan, steel pa siya. So, matibay siya. Hindi siya basta kakalawangin. Pwede siyang, yan, mga, ano, newspaper. Tapos may lock. Tapos mas malaking ano, yung mga dinideliver dito, kasi sa amin dati minsan may mga malaking dinideliver na document na hindi nakapold, so pwede na lang isang kasya dyan. So ito yung kakabit natin ngayon. Papakita ko yung palibot niya. So in terms ng size, mas malaki ito ng konti kasi yung sa luma. So ang height niya almost 1.1 meters siya. Tapos yung lapad niya 500 millimeter yun ang lapad niya, yung dimension niya. Ayan natin na. Ayan. To. Ang saan may dimension dali? Ito, sorry. Yan dimension niya. Yan. 500 width, height 1.18 meters. Saka, kumbaga, isang ano, 1 feet. O 374 millimeter yung depth niya. So, marami-raming malalaman to. So, dali, mapakita ko sa inyo to, mga kapatid. So, yan ang itsura niya pag nagawa na. At ang foundation nito, ayan dito sa likod yung instruction niya. So, kung makikita nyo dyan, sorry, natakpan yung ano niya. So meron siyang concrete foundation. So unang step na gagawin natin dito ay maghuhukay muna tayo, tapos bubuhusan natin yung concrete. Hintayin natin na mag-set yung concrete, saka natin siya i-fix. So hindi natin maikakabit ito sa araw na to. So malamang bukas na natin pwedeng ikabit. Dahil nga yan. So dahil nga kailangan patigasin pa natin yung concrete. So bukas na natin ito ikakabit. Okay, ipapakita ko sa inyo maghukayin ko. Pakita ko sa inyo yung hukay natin ito, sandali. So dito natin, ang gagawin natin dito ay huhukay tayo ng paganon. Kailangan medyo mas malapad siya dun sa base ng ano natin. Mas malaki sa base ng litter box natin. At para madaling kabit at mas matibay. At papakita ko rin sa inyo yun mamaya pag nahukay na. So ang unang gagawin ko rito ay tatabi ko muna yung mga mulch para saka natin ibabalik dun sa palibot niya. Okay mga kapatid, mamaya na ulit. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung pag nahukay na natin to. So yan mga kapatid, nahukay na natin yung base ng ano natin, ng litter box. So ang gagawin ko ngayon, bago ko siya
buhusan ng konkreto ay ano muna at susukatin muna natin para siguradong hindi tayo nagkamali. Okay, papakita ko sa inyo. Dali lang. So ito mga kapatid, susukatin na natin. So para sigurado tayong tuwid, ang gagawin nating reference point natin dito ay itong edge ng putpat. So i-align natin siya sa nauna. Dali lang mga kapatid, itatabi na natin to. So 300 mm ito yung unang distance niya mula sa edge ng putpat. So yan ang gagawin natin dito. 300, so okay, pasok yung butas. Kaya lang medyo trim natin yung sag na to. Dali. Yan, so 300 mm tama. Medyo bawasan na natin. Check din natin yung ano niya, yung lalim niya papunta roon. So 500, so 300 'yon. So sakto pasok siya na pasok sa dito pag minusan natin. Yep. Tapos yung lapad niya 500. So somewhere dito. So yan, 500 mm. So okay. Triman natin, bawasan natin ng konti. Ayan mga kapatid, kapag okay na tayo, tama na yung lalim yan. Papakita ko sa inyo yung konkreto na gagamitin natin. So ang gagamitin natin concrete dito ay tinatawag na quick set o ready mix na konkreto, pero wala pang tubig dito. So ang gagawin natin dito, itatanggalin, ibubuksan natin yung supot ng simento at ibubuhos natin doon, tapos lalagyan na natin siya ng tubig, tapos pwede na natin siyang haluhaluin doon, saka natin i-level. So ang importante rito yung pinaka-ibabaw niya ay level, para pag pinatong mo yung litter box mo ay pantay, hindi tabingi. So yun ang importante natin gagawin. Okay, papakita ko sa inyo yan mamaya mga kapatid. So mga kapatid, ito yung gagamitin nating tools sa gagamitin nating pagbuhos ng konkreto. So meron tayong trowel dito. Gamitin natin pang level. Ito ganun din. Trowel din to. Normally ginagamit to sa ng mga mason pag nagkakabit ng brick o hollow block. Pero gagamitin natin dito pang tulong para ikalat yung konkreto mamaya. At saka meron tayong level bar dito. Ang level bar na to gamitin natin para siguraduhin na pantay yung ibabaw ng konkreto pagkatapos ng buhos. Okay mga kapatid, at siyempre meron din tayong pala dyan. So yung pala gagamitin natin. Okay, so ito.
extraction ng ang extraction dun sa cement ay dapat ibubuhos mo sa isang lugar sa level ng lugar at haluan ng tubig saka mo haluin. Ganun gagawin natin. Dito na natin siya ibubuhos sa mismong butas. Lagyan natin siya ng tubig. Dito natin siya haluin. Diyan na rin natin siya ipapantay para kumbaga hindi na tayo gagamit pa ng ibang, hindi na natin siya haluin sa ibang lugar pa diyan na mismo kasi pwede naman diyan din naman siya ibubuhos. So, ang gawin natin, diyan na rin natin siya. Diyan na rin natin ibubuhos yung dry na concrete mix. Tapos diyan natin siya dadagdagan ng tubig. Okay mga kapatid, ibubuhos ko na yung simento natin. Tanungin na lang ninyo. So mga kapatid, ito yung tools na gagamitin natin sa ano natin. So mga kapatid, gagamit tayo ng gloves kasi nga kung maaari, kung meron kayong gloves yan, mas maganda kung gumamit kayo ng gloves kung mahawak kayo ng mga bagay-bagay na may mga chemical katulad nitong konkreto, simento, meron itong chemical composition na maaaring makasira sa inyong balat. So, kumari, gumamit kayo ng gloves. So, ito, buksan natin ito. Ayan mga kapatid, na ibuhos na natin dito yung dry mix ng concrete. So ang gagawin natin dito, dadagdagan na natin siya ng tubig. Alright, hilahin ko lang yung hose, dagdagan natin ng tubig. Tapos haluhaluin ko siya gamit yung pala. Pagkatapos nun, ililibil natin siya. Yun na, pabaya natin siya ng tubigas. So ang gagawin natin, lagyan natin siya ng parang uukan natin sa kita para doon natin ilalagay yung tubig. Para mahalo natin siya ng maganda. Ito. So, dandahan natin i-dadagdag yung tubig dito. Halo natin na sigula natin halo. Okay. Itong ginagawa natin to kapatid, ano lang to, tansyahan na lang to. Hindi naman sa structure talaga. Basta mahalo mo lang siya, mabasa mo lang siya. Kusang titigas naman yan. Okay. So haluin na natin siya ng pala mga kapatid.
Gamitin natin yung kutsara para gamitin din natin yung panghalo. Yun, mayroon mga parts hindi masyadong basa. So, ano lang natin yan. Check lang natin. Pipinitrit naman yung tubig yan. Pero mas maganda kung mahalo muna. Ito, para sinatumok, hindi natin halo. Tama, hindi nga natin halo nung ito yan. Gawin natin. Pasayin na rin natin. Sigurado. Yan, pasayin natin ito mga kapatid. Sigan natin ang kapirasong tubig lang. Kasi kung sobrang maraming tubig naman, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng segregation yung concrete at saka matatanggal yung cement, yung simento, yung cement content niya. Maganda kung di masyado maraming tubig, mas maganda. Lalo't mano-mano lang yung paghalo natin. Ito na, ang uniform na. Tignan natin dito, okay. Narito. Okay na yung tura ng concrete natin. Tagalin natin yung ibang ano. Tagalin natin sa gilid. Okay, mukhang basa na lahat. Alright, next step natin dito mga kapatid ay kapatagin na lang natin to. Label muna natin siya. Ganun. Kumpak mo isang ganun. Ganda kung makumpak mo siya. Para siguradong ano, kumpak yung concrete. Ayan. Kumpak-kumpak mo siya. Para siguradong walang ampay. Alright, mukhang label na yung ano natin, pundasyon. Next step natin, check natin yung label niya. Okay. Okay. So yung bubble niya nasa gitna. Ayan o. Ayan, check natin yung ano rito, yung label ng ano natin, concrete. Kaya lang parehas ang sukat dito at saka dito para makita natin talagang pantay siya. So ang nangyari ay 2 inches. Ah sorry, 20 millimeter. Alright, pantay na yan. Para sa akin, 20 mm, maliit na bagay na lang yan. Ang gagawin natin dito, i-label ko na lang siya ng kunti. Pero okay na yan. Ganda na yung label nito. Medyo papantayin ko na lang siya ng kunti. Smoothing ko na lang siya. So, hindi ko na kakalat yung concrete para smooth yung paglalandingan natin ng ano natin. Ang litter box pantay. Ayan. Double check natin yung dimension bago tumigas yung konkreto, kasi pag tumigas na yung konkreto mahirap ng ano yan, yung correction. So check natin yung ano natin, 300 kanina yung ano natin. Alright, sarapan niya ng ano, 300 from dito, 300 mm, 300 mm. So sakto ang lapad na kailangan natin, at least kasi 500 yun, at least 600 pataas. 600 mm pataas. So mayroon tayong 700. So pasok na pasok sa gitna rito. Ang lapad ng litter box natin ay 375 mm. Yung lapad niya pag sa ganitong direksyon. So dito, mula dito kanina yung ano natin, tansya na lang. Basta mayroong 400 plus dyan. Okay na, pasok na. So yun lang kapatid, natapos na yung ano natin dito. Nakapag-concreto na tayo. So ang gagawin natin dito, hayaan natin siyang titigas hanggang bukas. Subukan kasi kakabit natin, o kaysa next sa Tuesday,
So, hintay natin mga 2 days. Kakabit natin yung litter box. Papakita ko rin sa inyo kung paano kakabit ang litter box dito. Para magkaroon kayo ng idea. Kung nasa Pilipinas kayo, sa mga Asian countries, mura lang labor doon. So, madaling mag-utos. Pero pag nandito ko sa mga bansang ganito, tulad ng Amerika, Europe, Australia, medyo mahal ang mga labor cost na. So, mga simpleng bagay na ganito, para mabigyan lang ko lang kayo ng idea kung paano ginagawa ito. Napakasimple. Saka may instruction naman, pag bumibili kayo, yung mismong box, mayroon ng instruction doon. So, ang gagawin ko rito ngayon, kapatid, okay na. So, tapos na tayo rito. Ang continuation nito ay sa Tuesday na. Which is, kukunan din natin ng video at ipapakita ko sa inyo kung paano yung kakabit yung litter box natin. Okay, mga kapatid. Oh, good morning, mga kapatid. So, ito na yung base ng ating litter box. At katulad ganun sinabi ko nung mga karang araw. Ngayon, araw na to, Martes, ikakabit na natin itong ating litter box. So, kung makikita nyo, matigas na yung ano natin, matigas na yung konkreto. So, abuksan na natin yung ating litter box at itatry natin muna na ipapatong sa ibabaw para siguradong pasok na pasok siya. Pero base dun sa sukat natin noong nakaraan ay pasok naman siya. So, that's all good. So, ito na yung ating litter box na ikakabit, mga kapatid. Tinanggal ko na, binuksan ko na siya. So, kung makita nyo, itim yung kulay niya at meron siyang halong stainless steel. So, mataas siya. Mahigit 1 metro yung height niya. At saka yung lapad niya sa harap ay 500 millimeter. At yung lapad niya sa side ay 357 millimeter. So, ito yung kasama niya. So, kung makita niyo dito, nandiyan na yung hold down bolts. So, ang gagawin lang natin dito mamaya ay pagka naipuesto natin itong litter box doon, ay mamarkahan natin kung saan natin kakabit to. At saka kukunin yung concrete drill natin. So, babarin na natin yun. So, ang tawag sa hold-on bolts na to ay so Dynabolt. So, ito ay mechanical fixing. So bigyan ko lang ng kayo ng kunting information. So, pwede rin ang hold-on bolts ay chemical anchor. So, yun naman ay gumagamit ng parang adhesive. Bubuhos mo yun. Ibubuhos mo sa butas yun, yung chemical na yun kasama ng hold-on bolts at titigas yun. Saka mo pa lang pwedeng gamitin. So, kagandahan lang ng mechanical anchor ay ano na yan agad. Pwede mo na siyang gamitin. Hindi mo na kailangang patigasin pa. So, okay mga kapatid. Tatanggalin ko sa box itong tanggalin ko na sa box itong ano natin. Itong litter box at ipapakita ko sa inyo maya pag naipatong ko na dun sa ibabaw. Okay. So, yan mga kapatid. Naipatong ko na yung ating bagong litter box sa kanyang pwesto. So, kung makita nyo rito, ang laki ng kaibahan niya doon sa isa. So, yung isa doon, yung dati namin ay maliit. It is okay naman, kaya lang kasi uso na ngayon yung mga online na pamimili. So, inisipan namin bumili na lang ng mas malaking litter box. Lahat kung walang tao sa bahay, minsan nagde-deliver yung mga may mga dinideliver sila rito ng mga parcel para dyan na lang nila iwanan at hindi ka kakabahan na may magnanakaw. Okay, so kung makita nyo, katulad nung sinabi natin nung nakaraan ay pasok na pasok yung ano natin yan, base. So, makita ko paikot para makita nyo na yung konkreto natin ay mas maluwang, mas malapad sa lapad ng ating litter box. Okay. Ayan, mga kapatid. So, ang gagawin ko na lang ngayon ay pamarkahan ko kung saan yung bubutasan yung konkreto para ikabit yung hold-on bolts. So, ayan mga kapatid. Pakita ko rin dito sa side nito sa likod.
So makita mo mga sumatangkad siya. Saka i-check na lang natin, i-check na lang yung label niya. So ayan mga kapatid, naka-set up na po ang ating litter box. So kung makita nyo po, may ginamit po ako dito na label bar para siguraduhin po na straight at saka pantay po ang ating litter box. So kung makita nyo po rito, makita nyo po yung bubble na yun, nakasintro po siya. At saka dito po nakikita nyo, sintro rin po yung ating bubbles dyan. Yan, so ibig sabihin po yan, straight na straight siya, saka nakapantay po. So yung konkreto po natin ay hindi po talaga siya 100%. So ginawa ko po ay gumamit po ako tinatawag na plastic shims. So yung plastic shims po ay iba-iba po ang kapal niyan, ginagamit po yan para pang-level ng base. Normally ginagamit po yan sa construction. So yung mga nagtatrabaho sa construction, maintindihan po nila yun po yung sinasabi ko yan, para po maging pantay siya. So in terms ng ating offset ay tulad po nung binanggit ko nakaraan, in-adjust ko po siya ng konti. So ngayon po ang ating offset ay 320 mm. So yan po, 320 mm po siya. So okay na po siya. So in terms po ng ating tools, meron po tayong cordless drill. So yan po ang gagamitin natin pang barina dun sa konkreto. So in-expect ko po hindi naman ganun katikasan yung concrete, sa kasi pong ginamit natin ay quick set concrete lamang. So palagi po madalis ang buratsin. Maroon po na yung martilyo rito. So martilyo po gamitin natin mamaya pang pukpuk yan para ibaon itong ating hold down bolts. So ang kasama po sa binili ko na hold down bolts po ay na-realize ko po siya na hindi po siya stainless o zinc plated lang po siya. So ginawa ko po ay papalitan ko po siya ng galvanized. Ang rason po niyan ay para hindi po mabilis kalawagin. So mas maganda po makagamit ng stainless steel or galvanized. So kung malapit po kayo sa dagat, mga ganun, ang advice ko po gumamit na lang po kayo ng stainless steel. Kaya ko lang po, kaya po papalitan ko yan para po magtagal siya. Kasi po normally, lalo kung pindi sa location o mga chemical dito sa palibot ng sa lupa rito, hindi natin alam kung mataas yung acidity ng lupa rito, mabilis pong kalawangin ng holden bolts. So kaya ko pinalitan yan. So yan po. At gagamit din po tayo ng gloves. So mayroon din po tayong gloves dito para hindi po tayo masugat. Okay, at babarin na ako po, ipapakita ko po sa inyo mga pag natapos na. So babarin na po natin ang ating litter box. So ayan. Okay po, at papakita ko sa inyo mamaya pag nabutas na po ang ating litter box. Makita nyo po dito sa loob ng ating litter box, ating sa base, meron po siyang butas, apat na butas, isa, dalawa, saka doon po, tatlo, saka meron din po rito. Yan po yung butas. So bubutasan ko na po yan, at pag nabutas na yan, saan natin ilalagay yung holden bolts. At pag nilagay natin holden bolts, tapos na po yan. Okay po, sige, magbubutas na po. Mga kapatid, medyo matigas pala yung konkreto. So yung cordless drill natin ay hindi basta gagana rito. So pwede pero matatagalan. So ang ginawa ko ay kinuha ko na lang yung ating electric hammer drill. So hammer drill po mas mabilis, pero dahil po mas mahaba yung tools na yan, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung ating so bago ko tinanggal, minarangan ko muna yung location ng butas. Makita nyo po yan, may mga initial na po ako na marking doon. So makita naman nyo, parang may mga butas na maliit, at binarinaan ko muna siya ng konti bago ko tinanggal yung ating litter box, para pag binalik natin mamaya ay sasakto yung mga butas na yun. Okay mga kapatid, babarinahan ko at mamaya papakita ko sa inyo pag atin nang naikabit. So ayan mga kapatid, nabutas na natin yung pagkakabitan ng ating holden bolt. So ibabalik na natin yung litter box at saka natin kakabit yung bolt. So after that, tapos na tayo. So ayan mga kapatid, naipusto na natin ulit yung ating litter box, at bago natin ikabit yung bolt, siguraduhin muna natin pantay. So makita nyo dyan yung bubble nya.
baboon ay nakasintro sa ating level bar. So check din natin sa side. So ibig sabihin pantay na pantay ang ating litter box. Alright, lagyan na natin yung ating hold down. Yan mga kapatid, kung nakita nyo, naikabit na natin yung ating hold down bolts. So maigpit na siya. At alugin mo, okay na siya. So yan mga kapatid, maayos na. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin tong foam para matakpan yung ano natin, matakpan yung hold on bolt na nakita. Yan. So yun mga kapatid, tapos ng ating litter box. So sa bandang kanan, yun yung ating bago. At saka yung luma na litter box, tatanggalin ko maya-maya. Okay, yan mga kapatid, tapos ng ating litter box. So, kung makita nyo rito, nakasintro pa rin yung bubble. So, ibig sabihin, panday pa rin yung ating litter box. Okay. Yan mga kapatid, nakatapos tayo ngayon. At tapos ng ating vlog for today. At kung makita nyo, natanggal na rin natin yung dating litter box natin. So, yan. Tapos na ating vlog. Thank you for watching mga kapatid.